kami ay totoo. Yan ang Tatak RMN Radio Mindanao Network, 67 years of reaching millions. ZXL 558 RMN Manila. Extra large sa balita at komentaryo. Extra large sa tugtugan at extra large sa serbisyo publiko. Business tips. Business tips. Maging malikhain. Maging kaugalian ang paghahanap ng paraan para mas maging mas maayos ang negosyo. Maging bukas sa mga bagong ideya at estratehiya. Business tips. Pinoy, asensyo tayo. Pinoy, asensyo tayo. Paniwala ka, asensyo tayo. Asensyo Pinoy. Hi! Salamat sa Diyos sa magandang araw. Narito ang programang maghahatid sa inyo ng inspirasyon, mag-aalok ng pag-asa, at naniniwalang sa pamamagitan ng sipag at tamang diskarte, maaari tayong umasenso sa buhay. Ako si Francis Cardona. Ako naman si Conde Batak. At MJ Rivera. Ito ang Asenso Pinoy sa Radyo. Magandang hapon mga Kapinoy sa Luzon, Visayas at Mindanao na nakikinig sa atin dito sa DZXL 558 RMN Manila. At sa lahat po ng ating mga RMN affiliates and of course sa lahat po ng listeners ng Radyo Asenso at RPN Radyo Ronda sa buong Pilipinas. At syempre ganun din po sa ating mga viewers sa ating live streaming, search nyo lamang po ang RMN DZXL Manila. Ako po ang inyong lingkod, Miss Conde Batak, at muli bumabati sa inyo ng isang maulan at mapagpalang hapon po sa inyong lahat. At syempre, magandang hapon sa iyo, partner. Magandang hapon kasamang Conde Batak. Ang ating mga... Partner, wala ka atang audio. Ayan. Lumuog na. Ayan, ayan. Meron na. Oo. Ayan. Ayan. Ulit-ulit. Take two. So yun po mga Kapinoy. Muli po, good afternoon sa mga Kapinoy natin na nakikinig mula Luzon, Visayas at Mindanao. Katulad ng sabi ni partner, maulan po ngayon. Mm-hmm. Ingat-ingat. At syempre, happy birthday sa mga Kapinoy natin na nagdiriwang ng kanila pong mga karawan ngayong August 3, 2019. Mm-hmm. Unang linggo sa buwan ng Agosto. Agosto. Oo, ang bilis-bilis. August na, partner. Sabi nila pag August daw. Kapag months na. Akala ko nga, September agad eh. Ayan na, sabi nila kasi pag, yung mga awiting pamasko. Sabi nila kasi pag August daw, medyo buwan ng kababalaghan. Ito pa ha, alam ko August is ghost month. Tama ba? Kaya nga kami, yung aming bagong studio kasi doon sa Radyo Pilipino. Mm-hmm. Ang gusto nang ibabuksan ngayong August. Ang ano? Yung bagong studio namin. Mm-hmm. So, sabi nga dahil ghost month, so dapat September na lang. Mm-hmm. At ang ghost month pala ay nag-start nitong July 24. Hanggang? Wari ko hanggang September yun. Alam ko, halos one month to. No, may mga ganun na sinasabi nga kapag ganito na ghost month, wala naman siguro masama kung susundin, no? Yung bawal kang mag-open ng negosyo, magpatayo ng bahay, lumipat ng trabaho, magpakasal, even yung mag-baby, parang hindi nila ina-advise. Gusto ko sana magpakasal ngayong buwan. Pero kawawa naman yung mga pinanganak ngayong buwan. Pero yun ay, ano lang naman po, mga Kapinoy, ano lang, ito'y paniniwala ng ating mga kapatid na Chinese, yung mga na yun nga daw, pag gantong buwan, dun lumalabas yung mga spirit. So, may ginagawa silang paraan para kontrahin iyon.
or para hindi ka, kumbaga may tinatawag silang malas eh, hindi ka mahawaan ng kamalasan na dala nung bad spirit. May ganun sila. So mamaya, medyo pahapyawan din natin yan kung ano nga ba yung meron sa ghost month. Hmm, kasi maraming interesado partner eh. May mga nagtatanong sa akin kung totoo ba. Sabi ko, hindi ko rin masyadong alam eh. Parang, pag tuwing August naman, okay naman. Okay naman ang buwan ko. Wala-wala naman. Siguro minsan, di ba, yung August tag-ulan, kasi sabi nila na maraming nagugutom kasi nga hirap maghanap buhay yung iba natin mga Kapinoy. Pero sa iba siguro, igalang na lang natin kung ano yung kanilang paniniwala. Yes. Kahit naman tayo mga Pilipino, may kanya-kanya din tayong paniniwala, may belief based sa ating culture, sa ating religion. So, might as well, ganun din tayo sa iba nating mga kababayan na naniniwala sa ghost man. Kasakali naman totoo partner, mas maganda na panlaban dyan, magdasal. Mm-hmm. Exactly partner. O kaya sabi ng iba kapag mga ganun ay mag-alay daw ng itlog at saka pagkain. May pagkain. Mga ganun sila eh, alay-alay no? But anyway, mamaya tatalakayin pa natin yan partner kung ano man yung ghost man. Dito muna tayo sa lagay ng panahon. Ito po mga Kapinoy, alamin po muna natin ang pagtaya ng panahon sa mga oras po na ito. Buhat po dyan sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Pag-asa DOST. Live na makasama po natin si Ginong Hiner Kitlong. Sir, good afternoon at kumusta po yung lagay ng panahon sa mga oras na ito? Yes, maraming salamat. Magandang hapon din po at narito naman po yung ating magiging taya ng panahon. Unahin muna natin itong heavy rainfall warning ngayong pong alas 2 ng hapon. Nag-issue po tayo ng heavy rainfall advisory at nakataas po sa orange warning levels ang Zambales at Bataan. Ang ibig sabihin po ng orange, pag nakataas po sa orange rainfall advisory ay nakaranas na po ito ng 15 to 30 millimeters na pag-ulan at may paparating pa pong kaulapan na maaaring magbigay ng ganong dami ng ulan. So ibig sabihin po, yung mga mabababang lugar ay maaari nang magkaroon ng mga pagbaha. Kaya iba yung pag-ingat po ang gawin natin dito po sa probinsya ng Zambales at Bataan. Samantalang ang yellow rainfall advisory naman po ay nakataas naman sa Metro Manila, Cavite at Laguna. Pag sinabi po natin yellow rainfall advisory ay nakaranas na po ito ng 7.5 to 15 millimeters na ulan at may paparating pang kaulapan na maaring magbigay ng kanong dami ng ulan. Ito pong ating rainfall advisory ay inisyo po ngayong alas 2 at mag-update po tayo mamayang alas 5 ng hapon. So ibig sabihin mula alas 2 hanggang alas 5 maaring maganap po yung mga pag-ulan na sinasabi ito pong ating rainfall advisory. Samantala, light to moderate rains naman po ang nararanasan ngayon ng Nueva Ecija. At ganun din po sa Tarlac, Pampanga, Rizal, Batangas, Quezon, Bulacan. Yung pong susunod na update po dito sa ating heavy rainfall advisory ay ilalabas po mamayang alas 5 ng hapon. Samantala, yun pong LPA na nasa loob ng PAR na minomonitor po natin ay nasa layong 875 kilometers silangan po ng Birak Catanduanes. Within 24 to 48 hours, ito pong nasabing weather system ay posible pong maging isang bagyo. At ang magiging local name po nito ay Hana. At sa ngayon po, wala naman po tayong nakikitang senaryo na ito ay magla-landfall. Subalit, hahatakin pa rin niya o palalakasin yung pong habagat. Ito po yung nagdudulot ng mga pag-ulan ngayon. Yan po yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga pag-ulan dito po sa Metro Manila, ganun din po sa Pampanga, Bataan, Rizal, Zambales, Ilocos Region, Maymaropa, Calabarzon. Ganun din po sa Cordillera Administrative Region. Nakakaranas po ito ng monsoon rains. Ibig sabihin po ng monsoon rains, madalas ang pag-ulan. Ang Visayas naman po at ang Bicol Region ay apektado naman ng trough nitong nasabing LPA. Dahil malayo po itong LPA, wala po itong epekto. Yung pong outer cloud band, siya naman po nakaka-apekto sa buong Visayas at sa Bicol Region. Ang buong Mindanao naman, ganun din. Ang Mindanao at ang Cagayan Valley Region naman po, magandang panahon, bagyang maulap hanggang sa maulap. Ibig sabihin po nito mga localized thunderstorms ang magdudulot po ng mga pag-ulan.
Yung pong update dito po sa low pressure area ay isasama po sa ating weather forecast mamayang alas 4 ng hapon. At mula po sa forecasting center ng PAGASA, ang inyong lingkod, Henry Kitlong. Eh, maraming salamat kay Ginoong Henry Kitlong, nag-uulat ng live mula po dyan sa PAGASA Weather Forecasting Center, PAGASA DOST. May mas malaki ang chance na hindi tumama sa lupa itong LPA, hindi siya mabuong bagyo. Pero, nako, dahil sa habagat, kaya makakaranas pa rin po tayo ng mga malalakas na pag-ulan, mga kapinoy. Kaya tayo ingat-ingat. Siyempre, yung mga kailangan dala payong, magdala ng payong palagi. Ako, dalawa yung payong ko eh. Ako din eh. Sabay ka na. Jacket, ayan. At siyempre, iwas-iwas para makaiwas sa sakit. Siyempre, kumain ng tama, ng masustansya, and at the same time, sabayan ito ng pag-inom ng vitamins. Ayun. At ang ating pong programa ngayong araw, mamaya ay tatalakayin din natin yung pag-iwas sa paggamit ng plastic. Lalo na ngayon. Bukod sa pag-iwas sa mga plastic na tao. Iwasan din ang paggamit po ng plastic. Ay, ito po ay makakatulong hindi lamang po sa ating sarili, sa ating kalusugan, kundi pati na rin po sa ating kapaligiran. You know, i-preserve natin kung ano yung magandang environment na meron tayo. Which is, yun na nga, nasimulan na rin ang ating gobyerno. So, sana gawin na rin natin ito sa buong bansa. Kasi mayroon na mga munisipalidad na talagang may mga ordinansa sila na bawal na yung plastic. Although yung ibang mga mamayan, mga kapinoy natin, ay naibago pa. Pero pasasaan ba yan at masasanay din? Kasi nung unang panahon, partner, ano, kung baga nakikita natin sa mga libro, yung mga nanay doon kapag pumapunta sa palengke, may mga dalang bayong. Sabi ko, pwede naman ibalik yun ngayon eh. Actually ngayon, may ilang mga syudad nga na bawal na yung plastic partner. At dito sa Makati, isa na rin dito, yung nanay ko noon kung puro plastic ang dala, ngayon hindi, may mga eco bags na sa bahay. Nung yung bayong na minsan na dinala ng bisita natin, yun nagagamit din yun ng nanay ko. So alam mo yun, yung hindi nakakatulong tayo na makabawas sa basura sa ating lugar, and at the same time, you know, natututo tayong maging resourceful na gamitin yung mga bagay na pwede pa, kasi 'di ba pag plastic tapon agad, minsan kahit pwede pang gamitin, aminin mo, tinatapon natin. Kaya agad, 'di ba? At partner, lumalabas pati sa pag-aaral na 'di ba ngayon mayroong mga nga, katulad ng banggit mo na yung mga plastic para makaiwas sa mga pagbara at pag-dumidin sa mga dagat. Kung ano yung mga ginagawa natin para mapakinabangan pa. Pero ayon sa mga eksperto, pag yung ginawa na yon ay nasira din, basura ulit yun pagdating ng araw. Kaya nga mas maganda daw na gumamit tayo ng mga alternatibong mga pwedeng gamitin kapag tayo ay mamimili. Para lang sa ganun, hindi na tayo, may iwasan talaga yung paggamit ng plastic. Isa pa, yung paggamit ng mga plastic spoon and fork. Pero ngayon, may mga grupo na tayo na ang pinopromote nila ay paggamit ng wooden spoon and fork. Diba? And may mga tawag nito, may mga metal straws na, may mga stainless, yes, may bamboo, may wooden. So nakakatuwa dahil nag-i-innovate, pero yung pagbabago na ginagawa para sa ating paligid, eh makakaligtas po sa ating inang kalikasan. At ito pa ha, para lang sa kabatiran ng ating mga listeners, ng ating mga Kapinoy, sa dagat pa lang po, 81% o nasa 6,237,653 kilos ay puro po plastic. So nakakalungkot, ano? So 81% ng basura na makikita sa dagat, ilog, or sa lawa, or sa ang anyong tubig ay plastic po, mga Kapinoy. At tayo ay kabilang sa mga contributor ng mga nagtatapo ng basura. Maski ako, malamang yung mga ginamit ko rin na plastic eh nandun na, hindi natin alam, di ba? So yun, mga Kapinoy, unti-unti, kahit siguro wala pa sa ating lungsod yung gano'n na bawal ang plastic, mismong tayo
magsimula sa ating sarili na tayo mismo iwasan na or bawasan muna paunti-unti yung paggamit ng plastic. At meron tayong Senate Bill, partner. Senate Bill number 40 na nagbabawal ng Single-Use Plastic Regulation and Management Act of 2019. Ito ay inihain ni Senator Kiko Pangilinan, kung di ako nagkakamali. At sana ay ma-approve din ito dahil malaking bagay at malaking tulong ang maibibigay nito sa ating bansa. At syempre, suportahan din po natin yung mga activities na ginagawa ng ating government, especially ang Department of Environment and Natural Resources na paglilinis sa ating karagatan, sa ating mga estero, ilog, pagbabawal din ng paggamit ng plastic. Ayan, sana maging sa buong bansa na yan. At malay nyo, tayo yung magsilbing bansa, modelong bansa na gagayahin ng maraming bansa sa buong mundo. Diba, napakaganda tayo nagsimula ng ganong hakbang na huwag gumamit na ng plastic. May nag-text dito, partner, sabi, yes, dapat yung ipagbawal yung mga manufacturer ng plastic. Yung mga gumagawa mismo ng plastic. Oo nga, kasi plastic, yung mga PET bottles, ayan, ano rin yan, sayo sa malaking problema natin, plastic spoon and fork, straws, mga lalagyang plastic, at kung anik-anik pa, na alam nyo, malaki ang danger sa ating kapaligiran. Yan kasi kung kahit ilang taon na makalipas, talagang hindi siya nabubulok. Kumbaga tayo bulok na. Tawag nito, hindi ko lang alam, parang last 17 Congress, partner, kung di ako nagkakamali, may nagain ang panukala na kunwari sa isang grocery store, wala akong dalang eco bag. It's either bibili ako ng eco bag or bibili ako ng plastic. Pero yung plastic na yon mahal. Alam mo yon, tas malaki yung tax na ipapataw. So para yung mga tao, the next time, lagi nilang isipin, ay kailangan kong magdala ng eco bag or kahit basket para hindi na ako bibili ng plastic na mahal-mahal. Which is malaking tulong din. Kasi if ever man, mababawasan yung gagamit ng plastic, makaka-contribute din sa mataas na buwis ng mga kolekta, and ang maiisip ng tao ay hindi na ako bibili ng plastic, ang mahal, magdadala na lang ako ng eco bag. So hindi ko lang alam kung sa may maghahain sa Quezon City, hindi ko alam kung tama ba to. Yun bang once na makitaan ka ng plastic, parang pagmumultahin ka. Alam ba, gumamit ka, pagmumultahin ka ng... Pero may mga ano may mga, hindi ka lang babanggitin, may mga grocery stores, may bayad yung plastic, parang 2 pesos or 2 pesos and 50 cents. Yung kulay green na plastic. Kapag nag-grocery ka. Sa mga mall. Sa mga mall, may ganun, diba? Pero dito sa Guada, dito sa baba lang, nung nakaraan, bumili ako, sabi ko, pwedeng padoble ng plastic. Sabi, ay sir, bawal pag makita po kayo, may multa daw. 5,000. So ibig sabihin parang Makati din 'to eh, di ba? So ibig sabihin parang lahat dito ay natututo na. Kasi sa Batangas, partner, kahit isda, ibabalot 'yun sa dyaryo. So mga problema ka ngayon kung wala kang dalang bayong or eco bag. So nasa iyo na 'yon. Kaya kami doon talagang pag mamimili kami, may dala-dala kaming mga eco bag. Parang paglagyan ng mga pinimili namin. Ayan, marami pa tayong tatalakayin mamaya tungkol pa rin sa ating bawal po ang plastic. Bukod sa mga plastic na tao. Daming plastic na tao ba? Oo nga, iwasan din natin yung mga Kapinoy. Anyway, sa programa ngayong araw, Balitang Asenso, partner. Ito po mga Kapinoy, 50,000 punla ng bakawan na itanim kasabay ng pagdaraos ng 25th pista ng kalikasan sa lawigan ng Palawan. So ang detalye po ng balitang yan, mamaya ibibigay po sa atin ni kasamang Jerry L. Cardona. At ibabahagi sa atin ni kasamang Francis Cardona kung ano nga ba ang serbisyong hatid ng DermCare. At ito pa mga Kapinoy, alamin natin mula kay kasamang Francis Cardona kung paano nga ba natulungan ng Senior Green si Ginang Angeline Igama. Yan po mga Kapinoy, magiging laman ng ating programa sa araw na ito. Kami po ay magbibigay lamang ng kaunting paalala. Business Tips! Maging organisado. Ang pagiging organisado ay isang epektibong paraan upang maisagawa ang mga kailangang gawin. Maaaring gumawa ng to-do lists sa bawat araw para makasigurado na walang makakaligtaang gawain. Business Tips. Si Francis Cardona, Conde Bata at MJ Rivera. Sa Asenso, Pinoy!
Pinoy, asenso tayo, asenso Pinoy. Oras natin mga kapinoy, alas 2:24 na po ng magandang hapon. At tuloy-tuloy po tayo para sa ating balitang asenso. 50,000 punla ng bakawa na itanim kasabay sa pagdaraos ng 25th pista ng kalikasan sa lalawigan ng Palawan. Ang detalye ng balitang yan ay hatid sa atin ni kasamang Jerry Cardona. Kasamang Jerry. Yes, umabot nga sa mahigit 50,000 mangrove propagules o punlang bakawan ang naitanim sa paggunita ng 25 taong anibersaryo ng pista ng kalikasan sa lalawigan ng Palawan. Isinagawa ito sa 5 hektaryang dalampasigan sa barangay Abu-Abo sa bayan ng San Sopronio, Espanyola, Palawan, na dinaloan ito ng mahigit 700 mga mag-aaral mula sa iba't ibang paaralan ng nasabing munisipyo, mga barangay opisyal, municipal officer at iba pang mga stakeholder na nasabing lugar. Ang nabanggit na programa ay ipinatutupad ng pamahalang pananawigan ng Palawan sa ilalim ng Provincial Environment and Natural Resources Office o sa pangungunan ni Provincial Enro Atty. Noel Aquino. Ayon pa kay Atty. Aquino, taon-taon ay iba't ibang munisipyo sa Palawan ang pinagdarausan ng pista ng kalikasan kung saan layunin ito na mapangalagaan ang kalikasan, kagubatan at ang mga mangrove area ng nasabing lalawigan. Dagdag pa ni Atty. Aquino, malaki ani ang pakinabang ng pagtatanim ng mga bakawan sa risk reduction program ng pamahalaan dahil kapag lumago ang mga ito ay mapuprotektuhan ito ang mga baybayang dagat at dalampasigan sa bangka ng kalamidad. Malaki rin ang maitutulong, malaking tulong din ano ito sa hanap buhay ng ating mga kababayan dahil magiging tahanan ito katulad ng alimango, hipon, isda at mga shell at iba pang lamang dagat. Samantala, naka-tune in ngayon sa programang Asenso Pinoy si Mrs. Flordelisa Salonga ng Jumanor Security Agency ng Barangay ng Santo Rosario Building, Sumapang Matanda, Manolos, Bulacan. Magandang hapon po sa inyo dyan and happy listening. Ako si Jerry Cardona ng Asenso Pinoy kasama sa DZXL558. Tata, aremen. Ayan, maraming salamat kay kasamang Jerry L. Cardona. So napakaganda yung partner, ano, mm-hmm. Lalo na yung pagtatanim ng bakawan. Oo. Nakakita ka na ba ng bakawan? Saan ba ako nakakita yung ng bakawan? Oo, yung sa dagat. Sa dagat, yung may maraming ugat-ugat. Mm. Oo. Malaki din ang naitutulong yan kasi nagiging parang breeding site or parang doon nangingitlog yung mga isda. So malaki po ang naitutulong ng bakawan para din sa mga para makapagparami ng isda, and at the same time yung kapag babaha or tataas yung tubig, no, kung may mga residente malapit doon, hindi agad kapag high tide, hindi agad tawag nito, hindi mapupunta agad sa kanila yung halimbawa malalaki yung alon, nawawasak agad dahil doon sa mga bakawan. So doon sa aming partner dati, sa amin kasi dati merong may malawak na parang dalampasigan, mm-hmm. o putikan, mga ganun sa playa. So ngayon, palaging binabanggit sa amin nila mama na noon kapag sila daw ay pumunta sa dagat, nakakahuli kaagad sila ng mga alimango. O kasi doon na nagtatago. O marami pang bakawan. Mm-hmm. So, pero ngayon? Ngayon wala na. Pero nung ako ay naging konsihal na din sa amin, barangay officials kami noon, so programa ng DNR ay yung magtanim ulit ng bakawan. So ngayon, awa ni God, malalaki na yung mga bakawan. Wow, ang ganda tingnan. Oo, kasi 'di ba, inabanggit mo nga yung mga alimango. Laging kinukuwento ni na mama. Doon mismo parang yun yung parang pinakabahay nila, no. At yun din ang nagsisilbing pagkain nating mga tao. So kapag wala yun, wala din tayong makakain. So saan, ano pang pwede nating gawin? Yun bang, kung iisipin mo, hanggang kwento na lang ba, hanggang makikinig ka na lang ba pero ng kwento, least, pero ngayon, pwede pa na, pwedeng maibalik yung noon. Oo, yun. Magandang hapon na kailangan.
na mama. Kaya o, yung mga nagte-text pala sa amin. Kaya Kuya Rodel, magandang hapon. Yung mga nagte-text sa amin sa aming pong Smart at Globe number, ngayon pa lamang po, humingi ako ng pasensya dahil po down po yung aming system. Hindi ko po mababasa. Pero wag po kayong mag-alala dahil nagpapasalamat po kami sa patuloy niyong pakikinig at pag-participate sa aming pong programa. Yung mga suki namin na nagte-text palagi, mga nagme-message sa amin sa Facebook. Maraming maraming salamat po. And syempre, happy listening po sa inyong lahat. At kung mayroon po kayong mga gustong topic, mga Kapinoy, katulad dito yung mga din-discuss namin ni partner, ay ito din kasi yung mga suggestion nila partner. So, text na po kayo o kaya i-message nyo kami sa aming mga personal account mismo ng Facebook. Ayun. At tuloy-tuloy lamang tayo, partner. Mamaya po ay ating ibabahagi yung kung ano nga ba ang serbisyong hatid po ng DermCare at kung paano natulungan ng Senator Green. Tama ba, partner? Senator Green. Ayan, Senator Green, sige, ng Angeline Egama. Siyempre, binabati po natin si Sir Francis Cardon, ang aming pong creator and producer, at si Direk Ana Galanga Cardona. At sa mga taga-spotlight, Asenso Pinoy Team, maganda hapon. Kay Sir Patrick Villa, sir, thank you. Sana matuloy. Kasi merong good news partner eh. Pag-pray natin yan, partner. Pag-pray natin yan. O yeah, if ever pala na maging batas, ang bawal ang plastic. Yung mga mahuhuli po ng mga establishment na susuway na kubukod sa multa, ay kakanselahin po ang inyong mga business permit. Ayun yun. Pero sana, no, na katulad, lang kung di pa kayo sumunod, ha? Partner, sana lang yung katulad ng tinex sa ating kanina. Sana nga. Yung mga gumagawa, yung mga manufacturer. Although maraming mawalan ng hanap buhay, pero marami naman pwedeng pampalit doon. Halimbawa, kung yun yung business mo, mag-isip ka ng isang produkto na halimbawa, pwedeng pamalit. Oo, na mabubulok. Halimbawa, plastic din, pero madaling mabulok, mga ganun. Mm-mm. Or mga eco bag na lang. Saka mga yung mga tawag nito, ay, wala lang, pinakita lang. Saka may friend ako, ang kanyang negosyo naman, fruits, pero nakalagay sa, ang tawag nito, plastic cups. And then plastic din yung, ang tawag nito, parang tusok-tusok nila. Pero ngayon, kawayan na yung gamit nila at humahanap na sila ng alternative doon sa ginagamit nilang yun plastic ganun. Cups. So nakakatuwa dahil yung mga ganun na mga negosyo, nagkukusa sila na kung paano sila makakatulong sa ating kalikasan. Ito naman, partner, hindi talaga maiwasan yung mga ano? Sabi, sana daw yung mga plastic na tao ay pagmamultahin din. Ay, mahirap yun. Mahirap po yun, mga Kapinoy. Mahirap yun. Sa inyo na yun. Oo. But anyway, ayun nga po, sana maging batas ito. But at the same time, tulungan din po natin yung ating gobyerno sa paglilinis sa ating kapaligiran. Yung bang hindi lang dapat government, hindi lang yung mga NGOs. Kasi partner, kadalasan may mga tao na bahala kayo dyan. Wala kaming pakialam dyan, trabaho nyo yan. Exactly. Dapat lahat tayo ay may pakialam at pakikiisa. Tama po. Ay, binabati ko yung mga taga-RP engines, yung mga nurses sa Stanford, California, na every Saturday, suki natin yung mga yan. Ano yung public market uli? Bawan Batangas. Ayun, yan Bawan Batangas. Bawan ng plastic si yan. Si Tatay Edwin ng Sampaloc, Maynila. Kung di ako nagkakamali, barangay 570 ata yun, or 569. Basta yun, na suking listener ng DZXL558. Ayan, kasi nagkaroon kami ng recorrida partner. Nag-ikot-ikot kami sa mga barangay at tuwa siya dahil nakita niya yung aming team. Kay Kuya Roy De La Cruz, taxi driver yun na partner yun. Idol na idol ka din nun. Wow. At sa mga taga Divisoria, ayan, marami ding nakikinig dyan ng mga Kapinoy. Sa mga taga Basico Compound, magandang hapon at maligayang pakikinig. Oo. Lagi na papanood yun. Ayan, mamaya. Anyway, mamaya, yung iba pa po naming special segments natin para sa inyo, mga Kapinoy. Kami po muna ay magbibigay ng kaunting paalala. Business tips! Business tips! Mag-hire kung kailangan. Kapag may nais ang kliyente na hindi kayang gawin ng kasalukuyan mong mga empleyado, kumuha ng bagong talent.
maaari pa itong maka-expand sa serbisyong meron ng kumpanya. Business Tips. Si Francis Cardona, Conde Bata, at MJ Rivera sa Asenso, Asenso. Pinoy! 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 Asenso tayo! Asenso Pinoy! Oras natin mga Kapinoy, 2:33 na po na magandang hapon. Mm-hmm. At yung ating mga Kapinoy na nagsasabi nga ngayon ay Ghost Month. Ngayon takot na takot sa pagsapit ng buwan ng August. Oo, akala ko November lang ang kinatatakutan, pati pala August. So nag-start nga daw itong Ghost Month, July 24. Mm-hmm. And teka lang, hanggang kailan ba ito? Pagkakaalam ko hanggang September yan. Hindi ko lang alam kung anong exact date ng September, pero parang ganun. Mm-hmm. Ayan, may paniniwala po mga Kapinoy. Ayan, yung mga nagsuggest sa amin ng topic na to, makinig po kayo. May paniniwala na yung Ghost Month ay Hungry Ghost Festival na pinagdiriwang sa 7th buwan ng Lunar Calendar. So, ito na nga yun. It is believed na sa mga buwan na to, yung mga souls daw or spirits ay pumupunta dito sa ating mundo. Sa ating mundo, ayan. At pag-alagala lamang po sila. Mga gutom sila. Oo. So, yun pa lang, yung thought pa lang na yun, partner, nakakatakot na siya. Pero sinasabi nga daw na yung Ghost Month ay maaaring magdala sa'yo ng curses, mga sumpa o misfortunes o kamalasan. O yeah, mga Kapinoy, ito'y suggested ano lang ha. Pero pwede kayo maniwala, pwede rin hindi. Pero may paraan naman daw kung paano po may iwasan na hindi ka madala sa kamalasan. Paano, partner? Oo, ito. Una sa lahat, akala ko pampalayas ng masamang espiritu to. Yung pagsusuot ng pula. Oh, may nagsuggest sa akin nun. Pero hindi ko sasabihin bakit sinadya sa akin yun. So, iwasan po ang pagsusuot ng kulay pula. Bakit nga ba? Diba dapat lucky color yun? Kasi pula, it's happiness, ganun, love. Saka kung bagong taon, nakapula ko eh. Pero ang sabi, partner, ang pagsusuot daw ng pula ay nakaka-attract lalo sa mga ghosts or spirits. Kasi yung pagsusuot ng pula, nakakaputi. Ano pag pula ng lipstick, pwede po ba? Oy, ito mas mataas daw ang chances na maposes ng galang kaluluwa. Ah, may ganun pala. Kala ko ito. Oo. So, yun. Basta yun. Ang sabi po. Ayon sa pananaliksik, mga Kapilay. Oo. Huwag daw po magsusuot ng pula. Next. Nako. Huwag na huwag po kayong magpaplano ng biyahe sa mga buwan, sa buwan po ng Ghost Month. Iwasan niyo po yung pagdalo sa mga invites. Kumari, out of town, out of the country. Bakit nga ba? Hindi daw kasi perfect time ang pagbabakasyon ngayong month. Maari ka daw maka-encounter o makaranas ng aksidente. Attracted ka sa accident. At mas mabuting sa bahay ka na lamang, mga Kapinoy. So, walang trabaho yan na. Oh, and siguro pwede yung trabaho, yung the usual na trabaho na ginagawa mo, pero hindi daw best, hindi daw magandang idea na magbiyahe. Yung malayuan, mga Kapinoy. Iwas-iwas sa accident. May mga paniniwala din, partner, na kapag malapit na yung birthday, bawal bumiyahe, pagka-graduate ka, minsan bawal partner, bumiyahe. Parang totoo din kasi may mga, di ba yung iba na balita ko minsan. Yung bagong graduate o kaya gagraduate pa lang. Gagraduate pa lang. O tapos, kaya magbo-birthday. Pero I don't diba? Think na, siguro it depends kasi bumiyahe ako minsan birthday ko eh. Or after ng birthday ko.
Pero okay naman ako, partner. I'm still here. I'm still alive. Malakas ka lang kay God. Tama. Hindi kasi minsan, ayun nga, katulad ng sabi natin, na nakukontra naman yung mga malas na yan kapag sinamahan natin ng dasal. Oo, dasal at saka ano, be positive lang mga ka-Pinoy. Wag natin, siguro wag iwas-iwasan natin yung pag-worry sa ating buhay. Ayan. Pero kung hanggat maaari din nga naman, kumbaga, iwasan na lang natin. Kung, halimbawa, kung wala namang importante na at saka kasi yung mga biyahe rin na nataon na birthday ko or katatapos ng birthday ko, yun ay nakaplano na rin kasi. So, hindi siya biglaan. So, yun. At syempre, ako ito mga papayo ko para talagang hindi ka ma-attract ng mga negative vibes. Umiwas ka sa mga negative na tao. Yung mga tao na ang bigat, kasama, yung may mga ganun eh. Yung pagkita mo palang parang may iba na parang may energy na hindi mo nakikita na nakaka-drain. Ayun. Para ang daming, na parang ikaw mahawa ka sa pagiging mainisin niya, pagiging magagalitin. Para ang daming mga ligaw na kaluluwa sa loob ng kanyang puso. De yun kasi partner yung mga tao na nandun yung puot, galit, hinanakit sa mundo, wasak na pag-ibig, lahat-lahat. Nandun na sa kanya. Hindi siya makamubon sa nakaraan. May mga tao din naman na hindi nila tinitingnan yung kung ano yung meron sila. Mas tinitingnan nila yung kung anong wala sila. At kapag meron yung tao na bagay na wala sila, hindi nila, parang di sila masaya. May mga ganun ako na encounter partner. So yung mga ganun pong tao, dapat po nating iwasan. Or kung hindi natin maiwasan, kasi possible, baka kasama natin sa work. Diba? Pwede nyo maiwasan ng mga kapinoy, magtakip lang kayo ng mukha. O kaya deadma. Siguro deadma. Deadma lang. Okay, mag-ano ka dyan, wala akong pakialam sa iyo. Kaya lang minsan, pag, kung araw-araw mong nakakasama, parang ang hirap din talaga iwasan. Ano naman? Huwag ka lang magpa-apekto. Pag may mga naririnig ka, siguro pasok sa isang tenga, labas sa kabila, ganun lang. Pero huwag natin silang dibdibin masyado. Kung nga hindi sila nag-exist. Basta na yung maganda lang doon, mga ka-Pinoy, isipin natin na kung siya gusto niya ganun yung buhay niya palagi, tayo naman isipin natin, ang dami pang pwedeng mangyaring magandang bagay sa atin. Kaya hindi ba tayo dapat magpa-apekto? Pero ano try to talk din dun sa tao na akala natin, yun nga, yung feeling natin, negative siya, lahat na lang ng bagay, negative sa kanya. Try din nating i-approach, kausapin. Baka mamaya may pinaghuhugutan din. Pero kung talagang ugali niya na yun, tayo na mismo ang umiwas. Papasok doon, partner, sa dalawang situation na meron kasing ganon dahil may hugot siya. Binanggit mo may hugot. Pero yung kabilang side naman, na yun na talaga yung ugali niya. Na kahit kausapin mo pa, hindi, walang magbabago, mas lalo lang lalala yung situation kasi ganon na talaga siya. Okay, tuloy-tuloy pa rin po tayo mga ka-Pinoy, yung mga nag-aabang. Huwag kayong mag-stay ng late paggabi. Sa labas. Nako pa, bakit po ba? May curfew. May curfew mga ghost. Anyway, ang sabi kasi dito, kung may mga late night na lakad tayo, i-postpone po natin. Pero wag daw mag-alala dahil yung pag-iwas na mag-stay ng late sa gabi, kapag pag-iwas sa mga gimmick-gimmick, ganyan. Hanggang end of the month lang naman. Hindi naman siya forever. Ang sabi kasi, mas nakaka-attract sa gabi ng negative energy. At mas na-attract mo yung mga spirits na ganun. Okay. At paalala, paboritong oras ng mga spirits na pag-alagala yung mga late night hanggang madaling araw. Ayan. Siguro mga alas 12 yan hanggang alas 4, ganun. Ito pa yung sinasabi ko kanina. Pag ghost month, wag po kayong magpaplano ng mga mahalagang event. Ano po ba yun? Kasal. Engagement. So yung kasal ko 2020 na lang. Postpone natin, partner. Postpone muna ngayon. Huwag kayong magsiset ng wedding date sa ghost month. Huwag din magsasign ng contract ng bagong negosyo. Hindi rin maganda ang mag-venture or partnership sa buwan na to. Yun nga, engagement. Yung pagpapatayo ng bahay. Yes. Ito ay super, ang ghost month kasi ay superstitious celebration.
wala naman daw masama kung susundin ang mga habilin. Habilin talaga. Habilin ni Lolo at Lola. Pero wag po nating kakalimutan. Ayun, kaya pala bawal kasi mas nakaka-attract nga or nag-a-acquire ng bad luck. Parang kapag nagpakasal ka ng month ng ghost month, the whole ano mo na siguro married life mo ay hindi ganoon kaswerte or maganda. Hindi rin maganda sa pagbubukas ng negosyo o paglilipat ng trabaho. Parang, oo nga, puro kamalasan. In short, ang aabutin nyo kapag ghost month. Okay, pero ang paalala naman po dito, tayo pa rin ang master ng ating buhay. Kung ano yung gusto nating gawin or anong decision natin, tayo pa rin po ang makapag-decide. Parang at sa yung pang-araw-araw lang yan na horoscope eh. At saka yung sa bagong taon, sa kabuuan, tayo pa rin yung nagiging driver ng ating buhay. Yes, exactly. At syempre po, paalala, ano man po yung mga sinasabi pag ghost month, samahan po natin ang dasal, mga Kapinoy. Wala naman pong masamang maniwala sa paniniwala na ganyan, but yun po, mas panghawakan po natin yung ating sarili, yung ating pong paniniwala, at syempre yung ating din pong pananampalataya. Pero dun sa mga nabagit na partner, mayroon ding magandang may dulot yung iba dun eh. Katulad yung huwag mag-stay ng gabi sa labas. Oo, mababawasan ng mga tambay. Oo, at saka yung problema ng magulang sa mga bata, mababawasan. Oo, yung mga late na gumigimik pa, mga diba? Estudyante. Naku, alam nyo mga parents, kung ako sa inyo, gagamitin kong panakot yan sa mga anak. Tsaka yung mga crime, kasi minsan kapag nasa labas, nagiinuman, ganito-ganito, mas mataas ang tendency na mayroong mga hindi ka nice-nice na mangyayari. Mm-hmm. Ayan po. Sana na-enjoy nyo talaga. Hindi ito pananakot mga Kapinoy, binahagi lang namin sa inyo. Dahil marami din pong, ako nga nakalimutan ko, ghost month eh, biglang may nag-ano na ghost month daw ngayon. So, at ito pa, may day pa sila, parang ika-15th day na kung saan doon daw malakas. Mm-hmm. May ganun-ganun pa. 15th day. Mas stronger daw at mas mataas ang chance ng mga unfortunate events na mangyayari. Kung nag-start ng July 24, mga August 8. So, ayun, bantayan natin ang August 8. Anyway. Parang 13 na rin na number, no? But anyway, ayan po. Mga kababayan po nating naniniwala, mga Kapinay natin naniniwala dyan. Ayan, nagbigay na kami ng tips ha, kung paano nyo po maiiwasan yung kamalasan na hatid ng ghost month. Basta magdasal lang po tayo, mga Kapinoy. Anyway. At saka ugaling masaya lagi. Oo, happy lang palagi. Good vibes. Iwas sa mga negative na tao. Ako nga, di ba, may sakit ako ngayong nung nakarang linggo. Tapos, sabi din ng mga, may nagtanong kay mama na kung kumusta na ako. Sabi ni mama, yun, may sakit. Sabi, anong may sakit? Ngal-ngal lang, ngal-ngal sa radyo. Ay, hindi rin naniniwala. Hindi naniniwala. Oo, kasi minsan, kasi, hindi naman maaari na ipakita natin sa kanila na may sakit tayo. Kung baga dinadala natin. Tama. Happy lang talaga. Happy lang. So, ganun kami mga Kapinoy. Mm-mm. Kahit may problema, happy lang. Basta may pagkain, happy pa rin. Hindi ako ngayon, libangan ko talaga pagkain. Bahala ka na dyan kung lumaking ka dyan. Iba talaga ang dala ng pagkain. Anyway, ito na mga Kapinoy. Mamaya abangan nyo po ang Derm Care at Sinner Greens na aming pong ipaparinig sa inyo. Maya-maya lamang. Business tips. Alamin kung anong kayang gawin kung anong alam. Huwag magsimula ng negosyo dahil lang sa malaki ang maaring kitain nito. Gawing negosyo kung ano ang iyong hilig. Ang negosyo na itinayo mula sa kakayahan at talento ay mas malaking chance ang maging matagumpay. Ang pagbuo ng negosyo na kikita ay isa lamang sa mahalagang pundasyon ng idea. Pero mahalaga rin na masaya sa iyong mga minamanage at pinapalago. Business Tips. Si Francis Cardona, Conde Batak, at MJ Rivera sa Asenso. Pinoy. Pinoy, Asenso tayo. Asenso Pinoy.
Oras natin mga Kapinoy, 2:48 na po na magandang hapon at tuloy-tuloy na po tayo. Ngayon po ipabahagi po sa atin ni kasamang Francis Cardona kung ano nga bang serbisyong hatid ng Derm Care. Pakinggan po natin mga Kapinoy. I am Mrs. Senaida Paliso. I'm the president and CEO of Derm Care Group of Companies. It's a chain of wellness centers and we have 120 outlets all over the country. So our products have been proven to be very effective, very affordable. Our services, especially in keeping your skin unblemished, healthy, white and probably young all the time, glowing. Derm Care, a special sanctuary where you can indulge yourself in a variety of luxurious services fit for a king and queen. So Derm Care has been known in the wellness industry for almost 30 years now. And Derm Care has been patronized by so many of our kababayan because Derm Care is very accessible all over the country. So Derm Care has been synonymous to wellness and beauty. We are formally launching a very good product of Derm Care. This is a food supplement, primarily for the skin. It makes the skin luminous. It is an antioxidant and very good for your liver. It has resveratrol. It has a lot of vitamin C. It has grapefruit extract. That's why it is not only whitening. It is actually a food supplement. It is a skin supplement. It is a vitamin for the skin, and the secondary effect is whitening on the skin. We are excited to launch and inform the public of our new product. Nina Robertson, Miss Earth Air 2017, is Derm Care's beauty ambassador. When I first was associated with Derm Care, maybe I think it was 2 years ago, 2016 or 2015, and right from the very, very beginning, they never treated me like it was business. They really brought me in like family. And you can see it's very evident up until now, you know, my preparation for Miss Earth, they really went all out. I just want to say a big, big thank you because, you know, this was part of my success and I hope I've made them proud. And it's given me so much more confidence knowing that I have all the support and love from Derm Care. It is my desire as the president and CEO of the company to really help as many people as possible improve their lives by providing them livelihood. And hopefully sooner, later on, we'll be able to come up with other new products. Asenso Pinoy! Asenso Pinoy! Asenso Pinoy! Ayan po mga Kapinoy at alamin po naman natin kaya mula kay kasamang Francis Cardona kung paano nga ba natulungan ng Senior Green si Ginang Angeline Egama. Ako po si Angeline Egama, isang may bahay at may tatlong anak. Ang pagiging asawa at ina ay mahirap, ngunit fulfilling para kay Angeline. Bilang ilaw ng tahanan, ang kanyang liwanag ang nagsisilbing tanglaw ng kanyang pamilya. Sa oras ng aking pag-aasikaso sa aking mga anak, ihatid ko po sila sa school, asikasuhin ko po yung pagkain ng aking husband. Dahil po ako isang full-time housewife, nagdesisyon po kami magkaroon ng isang babuyan. Pagkatapos ko pong asikasuhin ang aking mga anak at ang aking asawa, punta po ako sa aming babuyan at lilinisin ko po ang aking mga alagang baboy at pakakainin ko po sila. Happy ako kasi nagagawa ko lahat ng gawain ko araw-araw. Ngunit paano na lamang kung ang ilaw ng tahanan ay manghina at tuluyang lumamlam? Hanggang isang araw, taong 2014, may naramdaman po ako sa aking matris and nag-bleeding po ako.
So nag-try po akong pumunta sa hospital para magpa-check up. Sabi ng Dr. Obi-Gyne na kailangan ko daw magpa-opera agad-agad. May polyp daw ako kasi pag hindi daw yun inagapan, talagang dire-diretso daw yung bleeding ko at maubusan ako ng dugo. Kinabahan ako kasi unang-una pera ang kailangan dito eh. Tapos paano ko maasikaso yung aking mga anak, mga kasama sa bahay. Mahirap man ay hindi pinanghinaan ng loob si Angeline. Mas pinatibay ang pananalig sa Diyos at nagdasal na malalampasan ang dagok na dumating sa buhay. Talagang ipinagsa Diyos ko na eh. Sabi ko, Lord, tulungan mo na lang ako. Talagang dun ko pinokus kay Lord. Hindi ko inisip na may nararamdaman ako. Mahirap pero kailangan kong gawin. Kasi para sa mga kasama ko sa bahay, kasi personal kong laban yun para sa aking kalusugan at sa aking pamilya. Sa paghahanap ng lunas sa karamdaman, naging daan ang anak para makita ang kasagutan. Yung anak ko kasi pumunta sa akin, narinig niya sa isang kaibigan niya na meron daw senior dreams na makakatulong sa aking karamdaman. 3 times a day ko pong iniinom yung senior dreams. Nararamdaman ko na masigla na yung katawan ko. Wala na akong nararamdamang sakit kung saan-saan. Sa kanyang paggaling, lumiwanag muli ang ilaw ng tahanan. Nung bumalik po yung dati kong sigla, naging masigla na rin po kami sa loob ng bahay. Mas naasikaso ko at mas naaalagaan ang aking mga anak. Sa pamunuan po ng Senior Dreams, nagpapasalamat po ako sa inyo kasi meron po kayong ganitong produkto na nakakatulong sa amin na hindi na namin kailangan gumastos pa ng malaki para sa aming kalusugan. Inaanyayahan ko po kayo na itry nyo pong gumamit ng Senior Dreams kasi po nakakatulong po talaga siya. Para lang po siyang juice na punong-puno ng bitamina. Senior Greens, live long abundantly. A sense of Pinoy. So yan po mga kapinoy, ano, maraming salamat kay kasamang Francis Cardona at yun po yung servisyong hatid ng Senior Green kay Ginang Angeline Egama. Ayan po. At kung kayo po interesado, hanapin nyo lamang po yung kanilang website na Senior Green at malay nyo, kayo rin po ay matulungan when it comes to your health sa ating pong mga produkto. Naku, yung mga nagre-request pala ng mga pampa-relax na awitin natin tuwing Saturday. Ilang Saturday na daw tayo? Every Saturday. Sinasabi natin naku, next Saturday. Mag-o-oras na. Ang daldal kasi ng partner ko. Naku, humingi uli kami ng patawad. Patawarin niyo po kami. Ayun po, promise po. Next Saturday. Promise talaga. Yung partner ko kasi, mga kapinoy talaga. Madaldal po kasi. Ayan tuloy. At saka, alam namin na nag-e-enjoy kayo sa aming usapan at mga topic na ibinibigay sa inyo every Saturday. Yun lamang, no, muli humingi kami ng pasensya po sa aming mga texters, yung mga chatters po namin na hindi po namin mabasa ngayon dahil down po yung aming system. Kaya, ayun, next Saturday po, ayan, mag-text po kayo sa amin. And baka may nakaligtaan tayong batiin partner. Binabati ko lamang si Ma'am Julie Fragata ng Hong Kong. Si Solong Anak. Yung mga taga-Scandinavian. Magandang hapon din sila. Kay Ate Rosemary at kay Sir Billiones. Pinaganda nila ako kanina ng champorado. Wow! Thank you. Kahapon merienda ko yan, champorado. Kahapon kasi nagpo-program ako nung panghapon ng programa. Sabi ko, parang sarap pa kumain ng champorado. Aros ngayon, caldo. Naghanap ako sa labas, wala akong makita. Parang nilutuan sakit, ka. Masakit sa loob. Kanina nag-exercise ako. Tang dumaan ako sa kanila. Meron, sabi ko, wow, thank you. Wow. Parang naggamot yung... Ako kasi pag gusto kong kumain talaga ng ganun, parang naglilihi ako.
Ah, may ganun din kayong mga boys. Ah, ganun din ba kayo? Mga babae naman, palaging gutom eh. Hindi, ako kasi iba eh. Once na, every month? Ano ba, gusto kong kumain ng sitaw. Once na hindi ko talaga makain yun. Masama sa loob, di ba? Sa loob. May ganun din pala kayo. Kaya tinatanong ko kay kinamama, sabi ko, ano ba ito? Masakit ko or talagang normal lang? Kasi parang napapansin din na parang ako lang. Hindi naman... Alam ko sa babae yung ganyan eh. Yung may mga cravings bigla. Oo. O may time pa nga na may gusto ko nun yung certain chocolate. Hindi ko na masasabihin kung anong brand. Pero yun. Yun lang yung gusto ko. Tapos may time na... Yung chicken sisig sa baba, yun, nahanap ko yun, yung kay ate sa second floor. So, yun lang gusto ko kainin. Naalala ko nga noon, ito naman di pagkain, yung truck-truckan, ano? Bata pa ako noon. So, sa palengke, sabi ko, magusto ko niyan. Sabi ko, mama, huwag gastos-gastos na nga daw. Ano, hindi binili, anong nangyari, na-hospital ako. Binili lang yung truck-truckan, gumaling ako. Gumaling ka na, naku, ginamit po yung truck-truckan mo. Uy, binabati ko pala talaga. Yung toda dyan po sa may Hasmin. Ayan. Hiningi nila yung mga stickers ko ng ano, Radyo Trabaho. Salamat sa pag-support. Ito, nasa likod ko. Radyo Trabaho. Ay, dito pala. Radyo Trabaho. Ayan. Ay, magandang hapon din sa mga taga-Romblon. Mga taga-Marinduque, Palawan. Ayan. Sorry po talaga. Hindi namin nakikita yung dito sa aming monitor dito. Pero alam namin na nakikinig kayo. Hindi man namin kayo mabanggit yung pangalan nyo. Pero thank you po sa lahat ng sumubaybay sa aming programa. Till next Saturday, mga Kapinoy, hanggang 2 to 3pm po tayo ng Sabado. And baka may live guest tayo, partner. So abangan po nila. Thank you. At dito po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Naway nakapulot po kayo ng aral upang inyong magamit at umasenso sa buhay. Sa ngalan po ng bumubuo ng Asenso Pinoy, kasama sina Rolifel Noel, like Francisco, ako po inyong lingkod, Miss Conde Bata. And maraming salamat kasamang Conde at sa ngalan po ni kasamang Francis Cardona, ang creator at producer ng programang Asenso Pinoy sa radyo. Ako naman po ang inyong lingkod, M. Shay Rubera. Kami po ay nagsasabing, Kapinoy, aasenso tayo! Business tips. Alamin ang finances sa loob at labas ng negosyo. Kapag hindi mo inalam ang kita, gastusin, capital requirements, mga utang, cash flow, at epektibong tax rate, malaking problema ang susunod mong makakaharap. Business tips.